Perfect. That's perfect. Yeah, good morning mga sir, tsaka ma'am. Today is a perfect day para ituro ko sa inyo yung pagawa ng chicharon na binibilad kasi maganda ang araw ngayon. Yeah, may sinampay. Diyan natin isasampay yung mga balat. Okay? Mabilisan lang ulit, katulad ng part 1, salamat po sa mga nanood. Ngayon, hindi na ako masyado magbibigay ng mga hint kasi nandun na nga sa part 1 natin. Kung gusto nyo panoorin yung mga bago lang sa channel, lalagay ko na lang ulit sa description. Kung yun, yung way natin, yung unang way natin, yung hindi binibilad. Ngayon naman, bibilad natin para for the benefit ng mga nagsasabi na, sir, kailangan binibilad kasi ganun sa amin eh. Okay, sige, gawin natin, bilad natin para maturuan din natin yung iba. Okay? Yan o. Habang ano. Ang oras ngayon ay alas 11 ng umaga. Ito yung pinaka-perfect na time kasi bibilad natin to within 5 to 6 hours. So, pahapon na kapag naluto natin mamaya. Okay? Okay. Okay mga boss, meron tayo isa't kalahating kilo rin. Balat lang ha, balat lang muna tayo. So, sunod natin yung may laman. Yan, ako na rin nagtanggal yan. Same dun sa first video natin. 1.5 kilos to. First, gagawin natin, siyempre marinade. Rock salt gamitin, mas maganda. Since ibibilad natin to, magiging prone siya sa langaw, kaya kailangan natin maglagay ng asin para ma-prevent yung paglangaw. Okay? Okay, let's go. Sir, pwedeng lagyan ng bechin? Pwede. Bahala ka. Sabi ka naman, malinamnam na to pag naluto eh. So, asin lang, pwede na. And more of prolonging din yung life ng chichar natin kapag nilalagyan ng salt eh. Yeah, way of prevention ng ano, from spoilage. Tsaka ma'am, na ano ko na, na marinade na natin, ilim ko lang ng 10 minutes, okay na yun. Kasi pag bumarinade pa rin naman habang nakahang, gagamitan ko siya ng ganito, hindi ko alam kung tawag ito, hook. Sa chicken ko ginagamit na para gamitin ko rito. Sir, paano pag wala niya, nasa nakakabili niya, choppy, meron. Yan, kailangan nyo lang butasan kasi matigas yung balat. Yan yung magiging tura. Laki-laki ka. Tapit natin. Sir, paano kung walang ganyan? Hanger. Ayan o. Oh. Pwede hanger. Pwede yan. Kung pangkain nyo lang naman eh. Pero kung nyo gagamitin ito kapag pambenta nyo, linisin nyo rin yung hanger. Ayan, mas madali o. Oh. Kaso mo, mas ang problema rito, yung ilalim niya, mauhuli. Mauhuli siya. Ito kasi, mas maganda rito, nakalatag harap siya kalikod. Yan. Taposin ko lang. Sige na, tapos na. Oy, tapos na! Oh, konti lang naman ito eh. Punta tayo, bilad natin. Bibilad natin. Tundan mo ako, baby! May ilaw to. Sige, dumaustos ko dito. Dadaustos niya yan. Advantage lang talaga ng nagbibilad. Yung talagang pagpanahon ni tag-ulan. Kaya might as well kung ninegosyohin ito, panoorin nyo rin yung isang video natin na hindi na binibilad. Para yung produkto nyo hindi maging seasonal. Okay. So, ito yung may hanger natin. Kukumparahin natin mamaya kung ano yung itsura nung hinok na.
natin tsaka yung hinanger. Okay? Mga 5 and a half hours. Okay? Okay, mga sir tsaka ma'am. Hapon na. Balikan natin yung binilad natin. 4:36 na, oh. 11 natin sinalang, sinampay, diba, lo? Alin. Balik, anak. Kailan natin yung itsura. Ang labo nito. Parang may grado, eh. Yan. Ayun na sila, oh. Ito may itsura. Tignan yung itsura, mga ma'am, tsaka mga sir. Matigas na yung balat niya. Ano ba ito? Ayaw mag... Yan. Yan. Medyo dry na siya. Minimum yan, mga sir, ah. Minimum yung 5 hours sa pagbibilad. Kumbaga, yun yung nawawala na process kapag yung first video natin yung sinunod, yung binablanch. Okay. Hawa mo ito, ate. Pasok na natin yan. Ngayon, procedure na natin, iwain na natin. Gagaya natin yung same nung first video natin, pa-triangle. Bakit ba pa-triangle? Para umikot, para pag naluto, para pabiluto. Gumawa kayo nito, silipin nyo. Pagkahango nyo, silipin nyo. Baka na ano na lang or hindi natin alam. Pero so far sa atin, wala. Hindi siya inano kasi chinecheck ko kanina. Yan. Triangle. Ulit. Masyado ba malalaki yung nakaraan? Masyado ba malalaki, no? Ito ko lang. Yan, ganyan. Pag nag-pop kasi siya, masyadong malipin. Ayan, tapusin ko lang ito. Basta ganyan pagkakakat ko. Depende lang sa inyo kung anong gusto nyo. Okay? Ayan nga. Tulad ng sabi ko, patriangle natin. Baka kasi hindi nyo pa napanood yung unang video. Kaya patriangle ang ginagawa natin pag balat lang. Magka-crumple nyo na ganyan, oh, kapag naluto. So, mas maganda itsura ng itsura. Yun ang naman purpose na. Okay? Tapos, salang na natin ito. Yun, another 2 hours ang pagsalang. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga nagpo-post na madaling paraan ng paggawa ng chicharon. Wala pong madaling paraan ng paggawa ng chicharon. Oras po ang ano rito, ang puhunan. Oras, tsaka pera. Yun. Wala pong madaling paraan. Kaya nga, price yan chicharon. Kaya maganda siyang gawing negosyo. Kapag ikaw naman ang puhunan mo, masipag ka. Dito, sa akin. Yan. Kapag masipag ka, talagang tutubukan ng maganda rito. Kasi sipag ang puhunan dito. Okay. Balikan natin ito pagpasalang. Yan, mga sir, tsaka mama. Close up natin yung itsura niya. Yan. Kaso ay mag-autofocus itong cellphone ko, eh. Wala pa tayong pambili ng magandang camera, eh. Masaya, ganyan magiging itsura niya. Tuyo, tapos parang mamantika. Almost the same lang din nung ginawa natin na hindi nagbibilad. Yan, pag kayo na gumawa niyan, makukompare niyo na yung pagkakaiba niyan. Almost wala. Pero ang pinakamaganda, makakasave kayo ng oras pag ginawa niyo yung first video natin. Okay? Pero syempre, depende sa inyo yan. Kaya binibigay ko sa inyo kung anong mga ways. Meron pa tayong susunod. Meron pa tayong susunod na 4 na paraan. Ay, hindi. 3 lang pala yung paraan natin. Pero, iba't ibang balat ang gagamitin natin. Okay? Pag nagkaroon pa ako ng chance na, let's say for example, kunyari nagkaroon ako ng chance na makakuha din ng mga balat
kasi iba't ibang balat, iba't ibang kalalabasan ng chicharon. Let's say for example, ito balat po ito ng pork chop, back skin kung tawagin. Pag nakakuha ako ng balat ng belly, balat ng kasim, balat ng pige, iba-iba po magiging itsura niyan pag ginawa natin chicharon. Okay? Kaya kapag sa market ito, iba't iba rin kung ano yung presyo nito kapag binenta nyo. Pati yung mga balat, iba't iba rin yung presyo. Okay? Salang na natin. Okay, gamit natin mantika. Gamit ko, use oil lang eh. Okay lang yan. Higyan natin. Hindi mo kailangan masyadong lubog. Hindi rin masyadong kailangan mainit yung mantika. Huwag mo na masyadong painitin. Dahil dahan-dahan natin itong lulutuin sa loob ng 2 oras. Lahat ng gagawin natin, chicharon, palalambutin natin sa mantika sa loob ng 2 oras. Okay? Hindi yan nakalubog, hindi nakalubog sa mantika, pero mamaya lulubog na yan. Kasi maglalabas pa ng mantika yung mga yan, oh, yung mga maliliit na taba na yan, maninipis na yan, maglalabas ng mantika yan. Okay. So, babalikan na lang uli natin siya. Okay? Okay, ang oras, 4:49 ng hapon. Itong pagkakasalang at ito ang apoy natin, hihinaan na natin. Hindi pwedeng malakas at mabibigla. Pag nabigla, oh, may kanin pa rito. Yan. Hindi pwedeng malakas ang apoy at mabibigla. Pag nabigla, antimano, magiging chicharon siya pero hindi natin makakain kasi matigas. Okay? Take note, oh. Magiging chicharon siya. Magiging itsurang chicharon pero hindi mo masyadong makakain kasi matigas. Okay? Kapag minadali natin yan. Kaya dahan-dahan lang. Mahinang apoy. Kapag nakita nyo sobrang tagal, adjust nyo lang ng konti. Walang problema. Basta bantayan nyo. Kung bago lang kayo gumagawa... Oh, namatay. Kapag bago lang kayo gumagawa nito, babantayan nyo. Okay? Kapag matagal lang kayo gumagawa, pwede nyo nang paglaruan yung apoy nyo. Okay, try natin yan. Tandaan natin yung oras. Mamaya, pakita ko sa inyo. Bibisitahin natin siya after 1 hour. Bisitahin natin. 30 minutes. Ganyan ang itsura. Okay. Malumanay lang. Hindi tayo nagbabago ng ano ha, ng apoy ha. Same pa rin tayo ng apoy. Yan. Okay, bisitahin uli natin after 30 minutes. Mga pag nag- Okay, eksaktong 1 oras. Ayan, mag-start na yan. Mag-start na magkaroon ng blister yan. Meron pa tayong 1 oras para maghintay. Okay. Malabo. Okay, 1 hour and 30 minutes. Ito. Maganda. Ito yung lagi kong sinasabi mga ma'am tsaka sir, no? Kapag gumagawa ng chicharon. Tingnan nyo. Nagkakaroon na siya ng blister. Pero ang siste, makikita nyo yung lambot niya at nagdidikit-dikit. Yan. Tapos dumidikit siya sa ano natin, no? Dumidikit siya sa sandok natin. Meron siyang pagdikit. Pag nakaramdam kayo na ganyan ang niluluto nyo, yan, dumidikit. Ganyan. Pag naramdaman nyo ganyan yung luto nyo ng chicharon, ibig sabihin, under fire yan. Yun, buti na lang nakita ko agad. Kasi, ang mangyayari dyan, kapag hindi nyo na agapan yan, na nagtuloy-tuloy na under fire yung ano nyo, sobrang hina niya para sa amount ng balat. Kumbaga yung lakas ng apoy mo hindi enough. Ay, pumutok. hindi enough dun sa volume ng sinalang mo. Antimano, lalagkit yan, magdidikit-dikit, tapos wala na yon, reject na yon. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga ano, yung una kong video, yung 6 months ago, meron na pong mga 160,000 ano yon, views. Doon inexplain ko nang mabuti, lalagay ko rin yung ano, yung link sa description. Inexplain ko nang mabuti na kapag nangyari yan, ito yung ganyan ng itsura. Kapag nangyari yan, at dumikit-dikit, nagdikit-dikit yan. Yan o. Yan na yung pinaka-signal mo, napapalpak yung chicharon mo. Kaya kailangan agapan natin yan. Adjust lagi. Adjust agad ng ano,
ng apoy para maagapan pa natin. Okay? Good yun. Buti na ipakita ko. Kasi yung mga nakarang video, medyo tamang-tama lang yung apoy natin eh. So, hindi siya nagkaroon ng ganito. Ngayon, yan gagawin natin. Adjust lang natin ng konti yung apoy. Okay? Balikan natin. 30 minutes na lang. Okay, isang oras na. Si. Tignan. Yan ang itsura niya. May mga blisters na. Tsaka rinig niya. Medyo matigas na siya. Meron na siyang konting brittleness. Yan ang hinahabol natin. Okay, hango lang natin yan. Lumagpas pa nga ako eh. 6:44. Ito yan, hangoy natin. Tignan ko kung kaya ko ng isang kamay lang ito. Patayin na natin yung apoy niya. Patayin na pala. Tulak mo lang para makuha ko. Eto. Diba? May tigas na. Tulak mo lang ng sandok. Yun o, yung sandok ko. Yan. Pita natin. Yan, dapat maging itsura niya. Parang balat ng lechon. Cool down lang natin. Same procedure. Cool down natin siya. Then, refry. Same mantika. Hindi natin kailangan ibang mantika. Tapos, titestingin ulit natin. Ang magtitesting kung okay ba yung chicharon natin at di palpak at hindi matigas? Eto. Kain ka chicharon, ha? Opo. Say hi ka muna sa kanila. Hi. Mamaya cool down lang natin to. Kahit mga 20 minutes. Then refry natin. Okay. Habang nagpapainit ako ng mantika, discuss ko sa inyo. Ito na yung magiging pellets kapag lumamig. Yan. Para siyang yung mga cropek. Alam niyo yun, nabibili yung cropek. Ganyan ang itsura niya. Matigas yan, matigas. Dapat ganyan na magiging texture, na magiging pellets nyo. Chicharon pellets ang tawag dyan. Pwede nyo rin siyang ibenta na nakaganyan na para yung mga customer nyo na lang ang magpiprito sa kanila. Good rin yun, di ba? Sir, hanggang kailan tumatagal yung ganito? As long as walang moisture dun sa pinaglalagyan nyo, tatagal to hanggang 6 months. Based on my experience, ang giging problema lang rito kapag hindi tama ang pagkakaluto, nagkakaroon ng amag. Okay? Since pag nagkaroon ng amag, edi hindi na pwede. Try natin to konti. Papakain natin sa anak ko. Yan, mainit na yan. Pakain na sa anak ko para mapatunayan natin na tama yung luto natin. Hindi matigas. Yan. High heat. Umpisa. Siguro mga First 30 seconds. Yan. Para mag-pop ng maganda. Ooh. Perfect. That's perfect. Natin, ha? First 30 seconds. Hindi natin pwedeng dire-diretso na mainit ang mantika. Since ang sinalang nating volume konti lang, kailangan hindi siya magtuloy-tuloy ng malakas yung apoy kasi masusunog naman. Yun ay magkakaroon ng burned flavor yung chicharon. Hinaanan natin. Okay. So, medium heat. Yan, nag-brown na siya. O, nag-aantay na. Chicharon ka na? Opo. Yan. So, pag hinango natin to, hindi na natin kailangan na budburan pa to ng asin. Or betchin. Okay. Kasi nga, nana natin siya eh. Maaga pa lang na marinade na natin siya bago pa natin ibilad. So, may lasa na to. Okay na yan.
Kasi pag tumagal pa yan, masusunog pa yan. Papait. Okay. Good na yan. Turn off. Cool down. Good na yan. Pa-cool down lang natin, then try natin. Oh, mainit pa ha. Pa-cool down lang natin. Oh, dito na, dito na. Tignan mo kung malamig na. Ito na yung tester natin, mga boss. Oh, sit down ka muna. Ano tawag dyan? Chicharon. Chicharon. Gusto mo ba yan? Oh, papatesting natin sa bata, syempre. Kung malambot, or kung pasado sa kanya, ibig sabihin malambot yung gawa natin. Okay? O, game na. Tayo ka na. Uy! Masarap! Oh, kaya? Kagatin mo nga, kagatin. Sarap? Okay. Mukhang tama na naman ang ginawa natin, mga sir. Mga ma'am. Yan. Mukhang successful na naman tayo. Okay, kita-kita na ulit tayo sa susunod na video habang kinakain namin ng chicharon dito. Habang ni-enjoy ng ano kong chicharon. Till next video na lang, mga sir. Babay ka na na. Bye. Kung meron kayong mga question, mag-comment lang sa baba. Kung meron pa kayong medyo naguguluhan pa when it comes to cooking chicharon, sabi lang kayo. Next natin video, antayin nyo na lang. Pagpasensyaan nyo na ulit. Kailangan nyo pong mag-subscribe. Okay. Para kung sakaling meron kayong mga question, Pero kung sakaling meron kayong mga question, makikita nyo agad. Makikita nyo agad yung mga update natin ng mga chicharon kung paano paggawa. Okay? Ganun lang. Sharing is caring. Peace. Till next video. Bye-bye ka na. Bye.